From being the apprentice of the answer na si Allen Iverson to being part of Denver Nuggets and to becoming a 3-time NBA champion sa Golden State Warriors and eventually being hailed as the 2015 NBA Finals MVP, no other than the veteran Andre Iguodala. Pero pakatapos nga ng mga yan na balitaan natin mga idol na itrinade na ito ng Warriors papuntang Memphis Grizzlies, pero balak rin niyang lumipat ulit ito ng ibang kupunan. Anong susunod kaya na gagawin ni Iguodala sa kanyang karir? Yan nga ang pag-uusapan natin ngayon sa ating bagong video. Halina't mag-umpisa na tayo dito mga idol. Well, isa nga ito mga idol, si Andre Iguodala sa mga inalis sa kupunan ng Golden State Warriors na gustong makapag-rebuild ng bagong manlalaro. Sadly, kabilang nga siya doon. Napunta nga siya sa kupunan ng Memphis Grizzlies, pero kumakailan lang nga ay may lumabas na balita na iba-buyout nga ito ng Memphis, at kapag natuloy nga ang buyout ay pupunta nga ito sa Los Angeles Lakers. Ngunit hindi nga natuloy o pumayag ang kupunan na walang makikita sa kanya. Kaya ang balak na lang ng kupunan ay gawing trade piece ito para makakuha ng ilang mga draft picks at syempre ilang manlalaro rin ngayong offseason. Pwede ngang isali pa rin ng Memphis si Andre Iguodala, pero kung may team nga na aalokin sila ng ilang players at isang first round pick sa package kapalit si Iggy, ay madaling usapan nga yan mga idol. It's a done deal nga yan mga idol, ika nga. Kung may mag-o-offer, pero kung wala, ay they keep Andre on their lineup hanggang sa susunod na season. Nasa top of the list nga ng team na may piyesang ipangpalit kay Iggy ay ang kupunan ng Houston Rockets na sinasabing ang pagkuha nga nila kay Russell Westbrook ay ang pagsisimula pa lang ng kanilang move ngayong offseason. Marami pa nga tayong aabangan sa kanila mga idol. Isa na dito ang pagiging top priority ng team na makuha ang former Golden State Warriors forward na si Andre Iguodala. Pero bukod nga sa kanilang 2020 first round pick ay kinakailangan rin nga nilang i-trade away ang isa sa kanilang mga players para mapaluwag ang kanilang cap space, at na-identify nga ito mga idol na si Eric Gordon na merong 14.1 million sa last year ng kanyang kontrata. Pwede nga itong i-match at ibigay na lang ang sweldo kay Iguodala. Speaking of Eric Gordon, mahalaga pa rin nga ang players na ito sa team, pero kung magiging sakripisyo naman siya upang mapalakas pa ang interior ng team, then dapat na nilang ituloy ang trade. Yan nga ang kulang sa kanila eh, last season, at dapat nilang i-improve ito. Magiging fit nga sa sistema ng team si Andre Iguodala, at mas mapapabilis pa at mas lalong magiging maganda ang ball movement ng Houston, na alam nyo naman dalawang player ang magaling dito pagdating sa isolation play. Isang role player na mataas ang IQ sa laro at kayang tumira ng 3 points, rumibound, at isang elite defender na pwedeng ipambantay sa star player ng kalaban. Mas gugustihin nga ng Houston na mapasa kanila ito dahil siguradong nakatatak na nga kay Andre Iguodala ang tried and true championship and battle-tested system ng Golden State Warriors. Para nga sa akin mga idol, pwedeng i-guide ni Andre Iguodala si Russell Westbrook at James Harden kung paano ang team play, o paano ang tamang team play, hindi yung puro isolation na lang. Hindi lang puro stationary offense, mag-demand man nga ang Memphis ng ilang first round pick kasama si Eric Gordon, kukunin at kukunin pa rin niya ng Houston Rockets dahil buong buo pa rin nga ang 2020 to 2024 first round pick ng Houston Rockets. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Ano sa palagay nyo? Andre Iguodala, Russell Westbrook at James Harden sa Houston Rockets? Isulat lamang sa baba ang inyong palagay kung bagay nga talaga, at babasahin natin yan isa-isa. So that's it for today's video mga idol. Once again, this is JZone TV. Maraming salamat mga idol sa panunood.